Ilang sa ating mga kababayang Pinoy dito sa Barcelona ang nakipagsapalaran at nagbukas ng negosyo kasabay ng krisis pangkalusugan na kinakaharap ngayon ng buong mundo. Hindi naging madali ang pagpapatakbo lalo na sa mga sunod-sunod na lockdown na naranasan noong nakaraang taon. Isa sa mga restauranteng ito ang sobrang naapektuhan sa sunod-sunod na hakbang at paghihigpit ng gobyerno upang labanan at pigilan ang lumalalang pandemya. Noong una kasi parang parang napupuno yung restaurant, parang nakakaya naman. Pero nung sunod-sunod na yung confinamiento, minsan hindi na alam nung tao kung kailan bukas, kung kailan sara. Kaya minsan kapag sarado kami may pumupunta, oo, nalulugi. Minsan kulang pa sa pampasweldo. Kung dati nagtatrabaho dito, 4-5, ngayon kami na lang 2. Pero hindi lahat ng negosyo ang sobrang naapektuhan, tulad na lang ng mag-asawang Abilida na may-ari ng isang sushi bar and restaurant dito pa rin sa Barcelona. Nung nagkaroon nga ng pandemic, parang naging okay nga yung nangyari. Anong, dun pa kami mas lalong nakilala. Anong nagsarado, halos nagsarado lahat. Tapos nung nag-umpisa ulit na magbukas ang mga restorante, mga bares, na yung parayabar lang ang pwedeng gawin, dun kami mas nakilala tuloy na yung mga tao naglalakad. Mas lalo kami nakilala mga tao na daan na natingin sa negosyo namin. Doon kami nag-isip pa ng mas kumida o pagkain na pwede namin ilabas, na pwede namin ipagbenta. So yun, nadagdagan yung ideya namin. Gumawa pa kami ng mga pagkain, ng mga Japanese food. Hanggang ngayon, kami nagpupursige pang gumawa pa ng mga iba pang pagkain. Wala pa rin katiyakan kung kailan matatapos ang krisis pangkalusugan na kinakaharap ng buong mundo. Pero iisa pa rin ang hangad ng marami sa atin, ang manumbalik na sa normal na takbo ng ating pamumuhay. Ito po ang inyong katambayan, Creo TV.